mga kalodi, sabahan niyo po kami ngayon sa bagong episode ng Binsoy Aqua World. So good morning mga kalodi, today's episode is ibabarak tour tayo ni Boss Kurt, the person behind the green water breeder. So yan, nasa likod na yan, yan yung magtutur sa atin sa barracks niya. So tara! So yan mga kalodi, dito tayo ngayon kay Boss Kurt, the person behind the green water breeder. So yan, so nakikita niyo yan mga kalodi, yan yung barracks niya. So yan, sobrang ganda. Actually ito yung mga dream na barracks ko, yung ganitong setup. So nakikita niyo yan mga kalodi, lahat yan. Yan, lahat yan is may laman. So sabi niya kanina, lahat ng mga maliliit at may potential na is ginajar niya, lalo na kung long fin. So lahat yan, so nakita niya mga kalodi, is may laman yan. So dito tayo, yan. So dito sa malaking tab na to is 3 batch of breeding. So dito, lots, ilang ano to, ilang try to dito? Estimated to ba mga 300 siguro? So estimated fry nito, isang batch lang to mga kalodi, 300 fries. Kahit na malamig yung panahon, is napabuhay niya ganito karaming fry. So yan mga kalodi, nakikita niyo yan. Lahat yan is yung breeding niya. So isipin nyo, tatlong tab na to mga kalodi yan. Ito yung pangalawang batch na fry. So itong pangalawang batch na fry is anong strain to bro? Half Moon Mascot bro. So ito yung Half Moon Mascot, yan. Ito siguro magwa 1 week bro. Oh, 1 week. So 1 week old fry. So yan mga kalodi, nakita nyo yan. So ganyan karaming fry. Yan, 1 week old. Yung tips niya kanina sinabi is pakainin lang ng infusoria. Tapos if meron kayong makukuna na adapt niya moina, mas maganda din pakain yung moina kasi maliit yung mga moina mga kalodi. So yan. So dito naman, ito yung multicolor. Multicolor city bro. So multicolor city, city counting? Apo. Wow, so tignan nyo. Aabangan natin ang paglabas ng multicolor city ito kasi usually yung naan natin is multicolor half moon HMPK yan, pero ito is crown tail. So mahilig ka talaga sa crown tail lods? Oh, crown tail na yun bro. So mahilig talaga, alam nyo yung crown tail yung pinaka mahirap alagaan kasi yung mga stock niya kung napabayaan nyo ba kainin ng live is madaling masira yung kanyang mga stock yan. So yan, nakita nyo yan lahat yan, isipin nyo mga kalodi. Ganyan karaming fry. So well, hindi pa nagwa 1 month to mga kalodi ah. So isipin nyo ganyan na karami. At alam naman natin at nakikita natin na rarami yung mabubuhay dito. So advisable ba talaga lods na ano, lagyan ng ganitong plants? Kung 1 week ko bro, nilagyan ko lang para hindi masyado mano, kaya kailangan na ng oxygen. Kaya siyempre kaproduce mo yung plants ng oxygen. So yan mga kalodi, is advice talaga ng veteran breeder na the best na lalagyan at ng plants para yun kasi yung nagpo-produce ng oxygen sa ating tubig at para mas marami yung mabuhay na mga fry. So dito napansin ko lods na ano, dark talisay, yan. Para mabilis mag-molt bro kasi multicolor ito. So yan mga kalodi, advice talaga ba sa multicolor or colorful na betas is eat hard talisay para mas mabilis at mas gaganda ng maaga yung kulay niya. So yan mga kalodi, so dako tayo dito. So dito na naman sa another tub, yan. Ito yung city mascot. City mascot bro no? Oh bro, mascot bro, city. Yan, city mascot yan. Bali, na-post na to ni bro Kurt. Yan, na-post na niya to sa FB niya. Yan, nakita niya yan. So madami talaga sa majajar. Siguro mga next month, mas marami pa itong mga isda niya. So dito naman, hindi lang siya nag-aalaga ng betas. Nag-aalaga din siya ng mga flower horn. Ito yung mga female flower horn? Female. Oh, yung female flower horn, nakita niya mga kalodi. Yung female talaga na flower horn is walang bukol yung ulo, yun bro? Yan, nakita niya yan. Yan yung mga female flower horn. So yan mga kalodi, dako naman tayo dito. So dito sa tab na to is city mascot pa rin, yan. Nakita niya mga kalodi. So ilang weeks to bro? Kapatid niya yun bro, dito, ah so bali yan,
yung nasa Palangana, yung maliit na Palangana yun, ito yung mga na-jar na niya. So, advice ba talaga bro na, no, na i-jar yung mga isda na nakita mo na maganda na yung mga fins niya? O saan bro, pagka yung fins, advisable talaga na maliit pa i-jar na para hindi magkasira-sira kasi habang tumatagal sa top, nag-away-away. So yun mga kalodi, advice yun ng ating veteran breeder. Habang bata pa, pag mga long pins lang, pag habang bata pa is i-jar nyo na yung nakita nyo may potential. So nakita nyo yan. Pag may nakita kayong potential na betas, lalo na kung long pins, is i-jar nyo na agad para ma-develop at maiwasan natin na masira yung mga pins. So yan. So sa ganitong tank bro, in heart releasing mo din to, ano lang, light lang. So yan. Mag-mold sa mga pattern. So ano yung advice mo bro sa ano, kung maglalagay tayo ng juvie size na betas, ano yung preferable na tank? Ito lang, 4x6x8 lang. So yung standard talaga mga kalodi, beta tank is 4x6x8. So yan, yan ganyang tank. Pero if may mas malaki kayo, like mineral na 10 liters, mas maganda yun mga kalodi. So yan, ito na yung mga na-jar niya. So dako naman tayo. So itong mga city mascot nito bro, ito na yung makasama niya. Oh bro. So yan, magkakabatch lang yan lahat. Yan. Nakita niya mga kalodi. So lahat yan, e-city mascot ni Boss Kirk. So nakita ko yung sa mga post mo is meron kang ano, meron kang mga goldfish. Oh, dati yan bro, breeder ako ng goldfish pero nag-stop ako kasi mahirap pang ano, source ng live dito sa amin. Ah, so mahirap pa yan mga kalodi ha, nakita niyo yan. So ganyan kalaki pero mahirap pa talaga yan ng live post mga kalodi. So dito naman tayo, so dito, ito yung mga, ano to dito bro? Piling mas bro, mga parents nila. So ito yung mga parents nito, yan. Yung mga price na yan at saka yung dito sa kabila yan yung parents nila mga kalodi is ito. So yan, nakita niyo yan, ito yung crown tail multicolor lods, di ba? Crown tail multicolor yan, ito yung same pa rin, ito yung female yan, nakita niyo yung female yan, yan yung female mga kalodi. Pagkatapos nakita niyo yan, yan naman yung half moon mascot, breeder din niya to. So na-breed mo na to lods. Oh, bro. Tapos ito yung tingnan nyo mga kalodi yung ano, yung female mascot niya. So makita mo talaga ganda na quality na female. So yan, kita niya mga kalodi, yan lahat yan is breeder niya. Dito naman is yung na-jar niya. Sabi niya kanina kasi is nag-jar siya ng maaga pa sa mga betas niya, yung mga fry. So yan, so steam, ano yung anong months o ilang months yung mo bago dinajar na bro? 1 month old na bro. Naka-develop na ilang pins tapos sila body. So yan, so ganun talaga mga kalodi pag ganito. Pag ganito talaga, long pins. Long pins naman talaga to kasi crown tail to at saka... Crown tail yan. Crown tail. So yan, dalawang crown tail. Nakita niya mga kalodi. Kailangan i-jar nyo ng maaga para iwas masira yung mga pins. So yan mga kalodi. So dito naman... Ito yung crown tail na juvie size. Yan, yung mga kasama niya, yung pinakita natin kanina. So, dyan. Yung mga nakita niya dyan, yan yung mga batch ng beta fry niya na crown tail. So, dako tayo dito. So, meron pa to dito, bro? So, yan. So, nakikita niyo talaga, mga kalodi. Ano talaga, mahilig talaga sa crown tail yung ating breeder. So yan, nakikita nyo yan, ito pa din. Ito din yung isa sa mga nagagandahan ko. Ikaw lang nakagawa nito, Lods. So yan, nakikita nyo yan. Ito yung pag may upcoming event. So siya yung pinapagawaan nito. So magkano yung mga ganitong, ano tawag dito, miniature? Ano ba tawag dito, Lods? Trophy lang, bro. So yan yung bagong trophy kasi dati, yung nakikita ko sa mga show, yung plaque lang yung nakita ko. Pero ngayon, marami na ding gumagaya dito sa ganitong style. So nakita ko to dati pa sa saan yung show, sa Bukidnon yata bro. So yan, nakita ko to sa Bukidnon yan. So yan mga kalodi, pero baka makalimutan ko, so ito pala din yung nag best of show, yeah bro, best of show sa Bukidnon.
Ano nga yung sila mo doon, bro? Half Moon Mascot. Half Moon Mascot. So yun, kung nakita niyo yung vlog ng idol natin na si Bunching, makita niyo doon yung sino yung nag-best of show. Ito yung tao na nag-best of show doon. So sa dami nila, so siya yung nag-best of show. So yan, nakita natin mga kalodi yan. So pag mapagawa nito, bro, magkano yung ano gawaan? Sa akin, bro, lang po kung nagapresyo sila lang, pero 6K usually yung pinipresyo nila, bro. 6K, so lahat na to 6K. So oh, so yan mga kalodi, so yan, makakamura talaga kayo. I-PM nyo lang tong nasa Facebook page ko. Sa screen ko na lumabas yan, si Greenwater Breeder. Yan, i-PM nyo lang siya. 6K lahat yan, lahat ng kategory yan, meron yan. So yan, so kumbaga sulitin nyo na at kunin nyo, kumuha na kayo mga lods, kasi hindi din basta-basta yung ganito na paggawa. Kasi tingnan nyo, napaganda talaga yan. So lahat yan mga kalodi is ito yung barracks ng ating veteran breeder. So yan. So yan mga kalodi yan, nakikita nyo yan. Itong, ikaw ba nagawa nito, bro? Ako yan. Siya din ang gumawa niyan. Pero isipin nyo, nakuha talaga din niya yung sarili niyang gawa. Pero masarap din sa feeling yung ano, yung makuha mo talaga na pinagsikapan mo. So yan. So kailan kaya tayo makakuha ng ganyan? So yan mga kalodi, nakita niyo yan. So lahat yan, ito yung mga award na nakuha niya. Yan. So tignan natin yan. So itong Half Moon Flare Champion sa saan to, bro? Sa bukid nun, bro. So ito din yung nakuha niya. Yan, sa bukid nun. Ito naman sa Breeder Flare. Sa Kidapawan. So yan, sa Kidapawan na nakuha ang ganitong plaque. Tapos itong first place. Tagal, unang sali ko na siya ito, bro. So ito yung unang sali niya mga kalodi yan. Diba? At least, meron. Ito yung crown tail. Ito yung dahilan kaya nag-crown tail yung ating idol na breeder. Yan. So nakita niyo yan, kahit gano'ng kaliit o gano'ng kalaki, basta pinagsikapan niyo talaga is nakakawala ng stress at nakakalakas ng, nakaka-boost ng confidence yan mga kalodi pag sumasali ng show. So lahat yan. Yan. Dito yung first place din. Yan. Saan to, bro? Gusto nyo yung birthday niya na, bro, ni Ardy. Yung sa... Yan. So yan mga kalodi, nakuha din niya. So ang sarap siguro sa feeling na every mga, lahat ng masasalihan natin na show is makakuha tayo ng ganito. Maliit man o malaki, actually di naman, kung ano ka talaga, kung mahilig ka talaga sa isda, di naman talaga kailangan yung price. Kumbaga di talaga need talaga yung price. Kumbaga kung hobby mo lang talaga to, kung manalo ka lang ng ganito, kahit, ano, kahit konti lang yung price, is masarap talaga din sa feeling as a breeder and as a hobbyist. So yan, nakita niya mga kalodi yan. Pagsasali kayo sa show, meron din kayong mga kong certificate. Yan, lahat niya na certificate is makukuha natin yan pag sumasali tayo sa ating show. So lahat yan. Lahat yan mga kalodi. So yan. So ngayon is hihingi tayo ng technique and tips for our breeder na si Kurt. So this, tatanungin natin si ang ating idol na breeder at saka former champ, kung ano yung mga tips and technique niya for breeding at ano yung may bibigay niya na payo dun sa mga baguhan. So, Lods, yung tanong ko lang kung ano, as a breeder, ano yung preparation mo ng breeding tank? Sa breeding tank, bro, first is talisay, tapos tap water. Tapos prepare ka tayo ng breeding tub mo. Kung sa akin, ito talaga yung breeding tub ko. Kasi mas maganda, mas malaki, mas madami yung hatching rate yung fry. Tapos, syempre, select ka talaga ng maayos na breeder at quality. So yun mga kalodi talaga, yung advice din niya, actually dati kasi nagbe-breed ako, kahit ano lang yung binibili ko, pero marami din nag-advise na mas maganda na kahit gastusan mo, normal lang talaga gastusan mo yung quality na breeder, alam naman natin mahal talaga, gastusan talaga natin para pag dumating yung time na magpa-fry yun, is di naman sayang. So yung tanong ko din Lods, ano, ilang weeks ka nagkukondisyon ng male at saka female? Yung sa akin bro is 1 week lang tiring. Tiring ko sila 1 week. Tapos after 1 week, 3 days, ilagay ko na yung male sa breeding tub. Tapos yung female, ikukulong ko sa bote. Tapos ilalagay ko lang dyan. Tapos pag nagawa na ng bubble nest yung male, yun na, pinagsasama ko na silang dalawa. So yun mga kalodi, nakikita nyo yan. So yung pairing nyo, actually marami yan nakita nyo sa mga YouTube channel. Nakikita nyo yan lahat, yung pairing. Yun talaga is minimit nila for a couple of days. Pag napamilyar na nung male, yung female, pwede mo nang tanggalin yung bote at doon na sila mag-meet. Kasi ano yung reason nun bro? Kaya pinifair natin sila? Para ma-meet nila bro at makapaganda sila.
na yung mail ang pinakaimportante sa lahat, isa yung magano mag-tawag nito, mag-aalaga ng prime. So yun mga kalodi, ganun daw yung ano, na kailangan talaga na i-meet, mag-meet talaga silang daw. At isa din ano, advice ko, kaya ang reason din nun is para di din basta-basta nasisira yung paints ng female at saka yung male. Kasi pag, actually pwede man din siya i-breed na diretso, ano talaga, expert talaga kayo, pwede nyo i-breed na direct talaga yung dalawa. Pero yung tendency nun, minsan namamatay yung male or yung female. Paano natin malalaman bro kung compatible yung dalawang, yung pair natin of betas? Malalaman bro kasi nagpaglaro silang dalawa, tapos yung male, palagi siyang pumupunta doon sa bubble nest na ginawa niya, yun yung sign na parang ready talaga silang dalawa ba. Pag nag-breed tayo, yung mga prey is 3 days, nag-hatch siya. So, sa iyo bro, ilang days mo bago pinapakain yung prey? 3 days bro, pag pre-swim nila, pwede mo lang i-first bite yun, pag nag-pre-swim na sila. Infusoria. So, gano'n siya karami ipakain yung infusoria? Kahit sobrang round bro, okay lang sa kanila. At least yung malaki yung tub natin para yung prey makagalaw-galaw din ba? So yun mga kalodi, advice talaga ng ating breeder na mas maganda talaga na malaki yung tub ng breeding, ng pagbe-breed natin ng pair. Tapos yan mga kalodi, so yun yung technique niya. Tapos sa ilang days natin, ilang days mo sinisepalit yung prey, yung kinukuha yung female at nilalagay yung prey sa grow out tank na mas malaki. Sa akin bro is pag naka first bite, pwede mo na kuhain yung male, tapos after 1 week na pinapakain mo sa infusoria, pwede mo na i-transfer sa grow out tank mo. So yun mga kalodi, so yun talaga, pag 1 week na pag nasiparate mo na yung male, pwede mo na, 1 week after nasiparate yung male, pwede mo na ilagay dun sa malaking tank para mas mabilis yung paglaki ng ating fry. So yan mga kalodi, ano talaga, kumbaga, makinig talaga tayo dun sa mga mas nauna, kasi tayo naman is baguhan, marami namang ano, dumadaan naman din tayo sa baguhan, pero mas maganda na umingi tayo ng advice. Pero ano talaga, diba Lord, kahit gano'n mo talaga kaingat, kung ano talaga, pag namamatay, mamamatay talaga yan. So, tanong ko lang sa iyo, Lord, sa dami ng na-breed mo, so ilang beses ka na failure na pag-breed? Sa akin bro, dalawang beses siguro, tapos mukhang naging dahilan na mukhang mag-quit na ako ba? So yan, nakita niya mga kalodi, so malapit nang maubusan ng ano, kumbaga mahinaan ng loob sa pag-aalaga ng betas. Actually, yun talaga yun, pag nag-failure tayo, parang umina yung loob natin, so parang nawalan tayo ng gana. So ganoon pa rin, at least ngayon is lumalaban pa rin at nagbe-breed. Kita niyo yan kung gano'n, kung sumuko siya, hindi siya makaka-produce ng ganito karaming rice. Diba? Isipin niyo yung mga kalodi. So, yan, pag advice na ng ating breeder, pag nalipat na sa grow out tank, kapag pagkain mo sa ganitong tub, ilang, sa once a day lang ba, Lord? Or twice a day? Once a day lang, bro, every morning. Pag mainita na sila, pwede na kumagutang live food sila. So, yan mga kalodi, pag once a day lang talaga ng live foods, so, yung pellets, hindi ba advisable yung pellets na, no? Okay naman sa... Kung wala talagang makuha ng live food, ano yung alternative na ipakain natin doon? Saan, okay yung watsupong, pang try na watsupong, so, kung wala din kayong ano, pang first bite sa fry, pwede yung egg yolk, ginagamit yung egg yolk. Yan, so usapang egg yolk, Lud, so, di ba yung, pag yung egg yolk, di lang pasobraan yung pagkain ng fry, kasi di ba? Oh, magbabaho yung ano? Oo, yung babaho yung tubig pag napasobraan. So, dapat konti lang, Lods. Konti lang na egg yolk talaga. So, pag ano, yung egg yolk, marami kayong nakita dyan sa YouTube kung paano siya paano gawin para ipakain dun sa fry. Marami dyan sa YouTube, mga kalodi. Tanong ko lang, Lods, kung yung sa pair of betas mo, ilang pairing mo sila pinipair, kumbaga binibreed? So, tatlong breed, dalawang breed, or apat na breed, o kailan mo in-stop na pag-breed yung dalawang pair mo? Sa akin bro, F1 lang talaga ako, isang breed lang talaga. So yung mga kalodi, F1, actually yung magaganda talagang lumalabas is nasa F1. Yan mga kalodi, bakit bro, ano pala yung ano, pag F2, pag F3 na, yung mga fry, ano na yung mga, usually na encounter mo na problema? Iba na yung lumalabas na kulay bro. Kung F2 okay pa, pero pag F3, madami na yung ano, maldami ng ibang kulay, which is good gapon, kaya may mga rare na kulay na lumalabas na hindi mo mahanap na nang galing sa breeder mo. So yun mga kalodi, ano talaga, F1, okay, pinaka the best F1, F2, marami ka ding makikita, pero actually depende din yan mga kalod, pero ako din na experience ko din, F3 parang pangit na din talaga. Pero baka sa iba kasi may ano din, may mga ganda, pero parang konti na lang yung makita mong maganda sa kanila.
So yun Lord, ano, anong tanong ko lang kung ano yung ma-advise mo sa mga baguhan na gustong pumasok sa ganitong ano pag-aalaga, pag-hobby? Mga bagong breeder, ano yung ma-advise mo? Ano yung mabibigay mo na advice sa kanila? Sa akin is huwag kang mawala ng pag-asa kasi hindi talaga madali. Sobrang hirap talaga, pero depende lang sa lakas ng loob kung gusto niya talaga ng hobby na to. Kung baga panindigan niya talaga. Kasi ako, gumigising ako ng umaga para magkuha ng live foods. So yun mga kalodi, kukuha ko din yung point ng ating breeder. Actually kami din, kumukuha kami ng tubig. Gabi na kami kumukuha kasi nakakahiya kasi pag umaga, pag nakita tayo ng mga kilala natin dyan, tapos kumukuha tayo sa kanal. Yan, pero kami, gabi kami kumukuha. Pag nag-aalaga talaga kayo ng beta, kailangan talaga na mag-sacrifice kayo mga kalodi. So, yung live foods, di yan madaling kunin. Kung marami kayong pera, pwede nyo bilhin, pero iba talaga din yung pag kayo yung kumukuha. Makakalas kayo sa gastos, tapos yung price nyo is maganda yung tubo. Iba talaga kasi, Lord, di ba, pag live foods compare sa... So, sa mga pellets lang, madelay yung growing ng price. Oh, so, yun mga kalodi, kumbaga matagal yung growing ng price. As a former champ, ano yung technique mo ng pag-groom? So, pag-groom, bro, is... water change. Una-una sa lahat, water change para ma-adapt yung beta mo kung bagong dating sa iyong environment. Tapos, pagkatapos na is live foods. Importante live foods, lalo na sa long pins. Tapos, every 3 days, siphon ka ng tubig mo. 30% yung iiwan mo dito. So yun mga kalodi, narinig nyo yung mga kalodi. So ano yung pinaka the best live foods na pwede natin pakain sa ating mga alagang isda na pwede natin ipang show? Kitikiti talaga bro. So yan, kitikiti. Actually yan talaga kitikiti. Maganda talaga yan mga kalodi sa ano sa pag-groom kasi ang kitikiti kasi di ba di namamatay, di ba? Kasi kung tubi na experience ko kasi pag tubi, pag matagal na hindi nakain ng isda natin is dumudumi yung tubig at bumabaho kaya yun yung nag-cause na mapupulit yung tubig. Pero yung kitikiti, pag di siya nakain is darating yung time na lilipad lang yun. Pero delikado talaga kitikiti, pero kailangan mo pakain yung kitikiti is estimate lang yung pakain na kayang ubusin ng ating show type na isda. So yun Lord, salamat talaga at ano sa magpa-unlock mo sa amin sa barracks mo sa pagtutur. Actually first ko tong tour na barracks. At maraming salamat kasi actually matagal naman tayo nagka-contact sa ano, Facebook na ano. Actually nagsimula ako dati, ikaw yung una kong nakuha ng ano, yung crown tail. Yung mga crown tail ko na breed sa iyo yung galing. Ay. Oh, yung mga benta kong crown tail. Sa iyo galing yung mga crown tail mascot. Yan. So yan mga kalodi. So ito tayo kay Kirk, yung person behind the green water breeder. So talaga kung bibili kayo ng isda, nakita mo nyo naman siya sa ano sa ating Facebook page dun sa Kinapawan Aquaris. Nakikita mo nag-post yan. Quality ng isda talaga na ang maibibigay ng ating breeder. Kasi alam naman natin na yung mga isda niya is nagcha-champ talaga yan. So yan mga kalodi. Ganun pa rin mga kalodi. Don't forget to like and share my videos mga kalodi. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, baka naman pwede nyo i-subscribe. Yan. Yan yung YouTube channel ko para updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. Dito lang sa Binsoy Aqua World.